Nanumpa na ang bagong kinatawan ng gobyerno ng Amerika sa Pilipinas. Siya si U.S. Ambassador to the Philippines, Sung Kim, na may dugong Asyano. Sa pag-upo ni Kim, tiniyak niyang mananatiling matatag ang relasyon ng Pilipinas at ng Amerika sa kabila ng mga hamon. My report, si Tina Panganiban Perez. I, Sung Kim, do solemnly swear. Do solemnly swear. Isang Korean-American ang bagong ambassador ng Amerika sa Pilipinas, si Ambassador Sung Kim. Ang kauna-unahang U.S. Ambassador to the Philippines na may dugong Asyano. Sa kanyang oath-taking ceremony, panaypapuri sa kanya si U.S. Secretary of State John Kerry. Tiwala raw si Kerry kay Kim na marami nang nalampas ang pagsubok at mga napatunayan. Dati siyang naging U.S. Ambassador sa South Korea at naging Special Envoy rin sa North Korea. He has earned a reputation for sound judgment, for hard work, for great intelligence, and for deep humility. And the humility part is particularly impressive, folks, given that he has also been called the George Clooney of the Foreign Service. Pinalitan ni Kim si dating Ambassador Philip Goldberg na makailang beses binakbakan ni Pangulong Duterte. Bukod kay Goldberg, nakatikim din ang maanghang na salita kay Duterte, si U.S. President Barack Obama at ang mismong Amerika. Sa kabila nito, may tiniyak sila Ambassador Sung Kim at Secretary Kerry. Last July, I had the pleasure of visiting the Philippines where I met with President Duterte and with Foreign Secretary Yasay. And I will repeat now what I said then, that the United States continues to place a high value on the close ties that exist between our countries. We continue to recognize our ironclad commitment to the sovereignty, independence, and security of the Philippines. And now I'm thrilled to have the honor of representing our country in the Philippines, our oldest ally in Asia, and one of our most special friends anywhere. The U.S. and the Philippines are and will continue to be close friends, partners, and allies. Tina Panganiban Perez, GMA News.